sana ik sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesus Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ay isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinigap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating, ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling,
kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupain nilalang, galak sa pooy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay, ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapid at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya ang nagaharing, may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat.
Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo po mga kapatid, nitong nagdaang weekend, Friday, Saturday, Sunday, ako po ay naatasan na pumunta sa probinsya ng Aklan para po sa pagmimisa, sa pagdalaw sa unang pagkakataon ng Nazareno sa Panay Island. Kaya po napakalaking bagay po ang kanilang ipinagdiwang nitong weekend sa Aklan. Tatlong bayan po ang aking pinuntahan doon at minisahan. Unang-una sa isang malayo, maliit na baryo sa Malinaw, sa Rosario Malinaw, sa Aklan. Pangalawa, sa Banga. Pangatlo, sa New Washington, kay Cardinal Sin. At alam po ninyo, isa lang ang masasabi ko, yung init ng pagtanggap nila, kasing init ng panahon na meron tayo. Pero nung Biyernes ng umaga, kami po ni Sir JP, ang coordinator ng Formation Ministry. Ang init-init ho, no? Pagdating namin doon, maniwala kayo sa hindi, bumuhos ang ulan. Eh yung simbahan doon sa Rosario Malinaw, pataas yung grotto sa Baguio, parang ganun, aakyat ka muna. Kaya imagine niyo habang umaakyat kami, bumubuhos ang ulan. Basaho kaming dalawa pagdaktok-tok namin sa simbahan. At nung nakita na ako nung pare, patapos na yung kanyang misa, sabi niya, nandito na si Father Hans. Mukhang may dalang biyaya dahil bumuhos ang ulan. Mukhang pati ako napagbintangan pa sa pagbuhos ng ulan nila. Tapos nung kinukwento, na nung gabi daw bago ako dumating nag-brown out, sabi ko, wala na po akong kinalaman doon. Pero makikita ho ninyo, doon sa tatlong bayan na kami ay nag-motorcade, punong-puno ho ang kalsada. Ayon po sa mga pulisya, may 11,000, may 7,000, may 12,000 silang estimate na mga tao. At sa totoo lang ho, mula sa Malinaw, papunta sa Banga, 4 hours ang aming motorcade. Dahil ang bagal ng takbo, dahil yung mga tao sa kalsada, mula sa bukid, mula sa malayo, tatakbo sa kalsada. Hihipo magpapahimas ng kanilang panyo. At makikita po ninyo yung kanilang paglapit sa imahe ng Poong Nazareno. May mga umiiyak, may mga nakatingin at sasabihin, salamat dinalaw mo kami dito. First time. 4 hours din, first time kong tumayo ng ganong katagal sa isang motorcade. Pero mga kapatid, ha, kaya ko ito ikinukwento rin sa inyo dahil napakaganda ng mga pagbasa natin. Sa ating ebanghelyo pa lang, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Just imagine kung ano po ang nasa isip, nasa puso ng mga taong itong tumatakbo, may isang matandang nadapapa para lang lumapit sa imahen. Sa ating unang pagbasa, habang si Saulo binabahay-bahay ang pagwasak sa mga naniniwala kay Kristo, ang pagpapatay sa mga naniniwala kay Kristo, nandun pa rin ang mga alagad, kagaya nila Felipe. Umiikot pa rin sila, saan mang dako sila pumunta. Ihanda mo ang sarili mo, sapagkat ikaw, ipapadala ka ng Diyos sa lugar na kung saan hindi ka dapat manira. Sa lugar na kung saan wala kang ipapahamak, wala kang sasaktan, wala kang aapihin. Lagi mong tandaan at isipin, ipapadala ka ng Diyos sa isang lugar kung saan meron kang maililigtas. Meron kang dapat mahalin. Huwag mong isipin na kaya ka nandun sa lugar na yan para pahirapan ka ng Diyos, para makipagkompetensya ka, para makipaglaban ka, para maghiganti ka. Hindi. Lagi kang ilalagay ng Diyos sa angmang lugar kung saan may magagawa kang mabuti.
may magagawa kang maganda. At isa sa mga isipin natin, tandaan natin, wala sa kaliitan o kalakihan ng naibibigay o nagagawa natin ang sukatan ng ating kahalagahan. Kundi na sa ating pagbibigay ng sarili sa anumang kabutihan na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Sabi ni St. Therese of the Child Jesus, my vocation is to love. Pag sinabing pagmimisyon, hindi kailangan nasa malayong lugar. Hindi kailangan mayroong kalamidad. Pag sinabing pagmimisyon, kung saan ka ilagay ng Diyos, meron kang misyon. At ang tanging misyon ng bawat isa ay magmahal. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa anumang pagkakataong ipinagkakatiwala sa atin. Hindi man tayo kasing talino, kasing yaman, kasing sikat ng ibang tao, huwag nating kalilimutan, araw-araw, pinagkakatiwalaan tayo ng Poong Nazareno. Na araw-araw, tinitignan niya tayo, itinuturing niya tayo, hindi lang tagatanggap ng biyaya, kundi tagapagpayag ng mabuting balita at tagapagpadaloy ng kanyang biyaya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ng Kanyang Anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at sabihin, Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway mapatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal po natin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang trahedya, kalamidad sa ating bansa, ang mga nawalan ng tahanan at hanap buhay, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga walang sapat na makain at mabuting tirahan araw-araw, ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa malayong lugar, sa ibang bansa, lalo na ang mga pinahihirapan at inaabuso, alang-alang sa kanilang pamilya.
Ama naming mapagmahal, gawin mo po kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Masagana siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Kaibigay, mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan.
sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay po ng pasasalamat ng ating simbahan sa inyong pagsisimba ay ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong, donasyon para sa mga programa, gawain ng ating simbahan. Lalong-lalo na po, hindi lamang ang mga pinansyal na tulong ninyo, yung mga material na bagay tulad ng bigas, noodles de lata, kape, tubig, sabon, yan po ay naibibigay natin sa mga bilangguan, sa mga kapatid natin ngayon, mga nagiging biktima ng sunog na bibigyan natin ng tulong, kahapon sa mga institutions. Hindi po dahil walang bagyo, walang sakuna, hindi tayo makapagbibigay. Salamat dahil tuloy-tuloy ang mga pagpapalang dumarating na nagmumula sa inyo. Sa kabila ng inyong mga sariling kakulangan at pangangailangan, nagagawa niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre.
Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isang ng anong kalitasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.